Okay, problem number 4. Determine the slope at point C of the beam in the figure shown. So E is equal to 200 gigapascal and I is equal to 360 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. So ito another example na naman sa book. Okay? So ito ipaprove na naman natin na kahit sa time mag moment parehas pa rin yung makukuha natin na answer. So again, nagmoment siya dun sa D. Okay? Papunta rito. Okay? So, sa atin, magmamamit ngayon tayo sa A. Okay? So, kasi doon sa example number 2, yung ating load is nasa gitna. Kaya alam natin na yung ating tangent at the center is horizontal. Kaya nakuha natin kagad yung slope at C. Tama ba? So, dito, hindi siya basta-basta ganun. Okay? Medyo komplikado rin siya ng konti. So, ang gagawin natin ito. Ito yung ating point C. Ito yung ating point D. Okay. Ito naman yung ating B. Ayan. So, payo ko na lang dito para hindi kayo mahirapan. Dapat, kung paano nyo ako nakikita nag-drawing ng moment at kung paano ako nag-drawing ng elastic curve, dapat napapractice nyo yun para hindi kayo nalilito. Okay. So, kanina, di ba, sa nakatatlong example na tayo, pinaka-explain ko yung tangent pati yung slope. So dapat ganun din kayo mag-drawing para hindi kayo nalilito sa solution. Okay? So practice niyo lang, practice lang. So mag-moment tayo sa A. Okay? Bago pa tayo muna mag-moment sa A, magkano tayo? Reaction. So ang reaction dito is 10 kN. Ang reaction naman dito is 30 kN. So mag-moment tayo sa A. Okay? Then, ang iikot sa kanya is yung 30 kN pataas. That is what? 30 multiplied by 8. So, 240. Then, this is first degree. Okay? So, 240. Tapos, yung 40, papunta sa baba. So, 40 times what? 6. So, 240 rin. Kaso, negative na siya. Okay? So, negative 240. So, saka natin i-drawing yung... Sorry. Saka natin i-drawing yung kanyang elastic curve. So, ito yung ating roller support. Okay? Then, ito yung ating elastic curve. Ayan. So, sorry. Pantay to dapat. Ayan. Okay? So, this is point C. Ito naman yung ating point T. Okay, so anong hinahanap natin? Slope at C. Okay? So ito yung ating tangent at C. Okay? So ang hinahanap natin dyan is ito. With respect to C dapat. Ah, sorry. With respect to horizontal. So ito yung ating slope at C. Okay? So paano din makukuha yan? Kasi di naman natin alam yung horizontal slope eh. Yung horizontal tangent. Okay, hindi natin alam kung saan siya nakalocate kasi hindi naman natin alam kung saan yung location ng ating maximum deflection. Okay? So, ngayon, mahirapan tayo dito. Okay, so dito, ito yung ating tangent at C. So, hindi natin alam kung saan yung horizontal tangent. So, mahirapan tayo. Okay? So, ano gagawin natin? Okay, medyo komplikado. Tama ba? So, dito, okay, kunin natin yung slope at ano natin. Tangent at A. This is A, this is B. Kunin natin yung tangent at A natin. So, ito yung ating tangent at A. Yan. Yan. So, tangent at A. Tama ba? So, ibig sabihin, kung ito yung ating tangent at C, ibig sabihin, ito yung slope at C with respect to tangent at A. Tama ba? Itong ano na to? Itong slope na to. Tama ba? Okay. So, ngayon, okay. So, kailangan natin kunin itong angle na to. Yan. Itong angle na with respect to what? Sorry, with respect to horizontal, okay, with respect to horizontal tangent, papunta kay A. Okay, so sabi natin tangent
or sorry, slope. Yan. So, para makuha yung ating slope at C, this is equals to what? Slope minus the slope of point C with respect to tangent at A. Okay? So, ano ba itong horizontal slope na to? Ito rin yun, tama ba? Anong horizontal slope? Sorry. Horizontal tangent or horizontal axis. Ito. Yan. So, ibig sabihin, okay, ito yun. Ito rin yun. Okay? Ito siya. Yan. Ito. Ito rin is equals to theta. Tama ba? Kasi ito yung tangent at A natin eh. Yan. Tangent at A. Ibig sabihin, para makuha yung ating slope, theta, okay, kailangan natin kunin yung ito. Yung ating vertical deviation. Okay? From point B with respect to tangent at A. Okay? Pag nakuha na natin to, okay, makagawa tayo ng ano? Right triangle. Ito. Right triangle. Then, ang length na to is what? 8 meters. So, makuha natin yung ating theta. Ayun. So, di ba? Komplikado siya, di ba? Masakit sa ulo. Okay? So, kunin natin yung theta natin by what? By Sokotoba. Okay? So, yung ating kasing tangent theta, sorry. Yung ating kasing tangent theta is also equal to theta kasi maliit lang siya eh. Sobrang liit lang nito. Kaya, equals na rin yung sa theta. So, equals to saan? Sa opposite. Okay, yung vertical division natin, point B with respect to tangent at A over yung length. Ang length natin is 8 meters. Okay, ayan. So, makuha natin yung theta. So, kunin mo natin itong ano. Itong division na to. Okay? So, vertical division at B with respect to tangent at A is equals to, okay, integral of x bar multiplied by m over ei dx from point B to point A. Okay, ibig sabihin kung nag-start tayo sa B, ibig sabihin lahat ng x bar mag-i-start sa B or papunta kay B. So, ito niyan. Ito yung x bar niya. So, 2/3 of what? 2/3 of 8. Then, ito naman yung x bar niya. Okay? So, ito niyan is what? 2/3 of 6 plus 2. Okay? Ayan. So, isa-isay natin. Yung area 1 natin yung nasa taas. Area 2 yung nasa baba. Okay? So, for area 1, okay, so sabi natin T1 is equals to x bar, that is what? Positive 2/3 of 8 multiplied by area, that is 1/2 of 240 multiplied by distance or base na 8 meters multiplied by 1 over EI. So, ang T1 natin is equals to, okay, 5,120 over EI. Okay? Next, for area 2. So, T2 is equals to, okay, 2/3 of 6. Okay? Okay, tama. 2/3 of 6 plus 2 meters multiplied by the area. So, 1/2 of 240 multiplied by 6. Okay? Multiplied by 1 over EI. So, negative 2, ah. So, nasa baba. So, lagat ito dito, negative. Okay, so, negative what? Negative 4,320 over EI. Ibig sabihin, ang ating division of point B with respect to tangent at A is equals to 5,120 minus 4,320. Okay? Lagyan na rin natin ang ano? Ng conversion. So, division to eh. So, 1,000 raised to 4 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 360 multiplied by 10 raised to 6. So, ang division natin at point B with respect to tangent at A is equals to 11.111 millimeter. So, ang ating theta is equals to what? Okay, yung division natin na 11.111 millimeter to eh. Tama ba? So, ito 8 meters. So, gawin natin yung millimeter. So, 8,000
millimeters. So ang ating theta is 0.0 0.00139. Okay. Radians. Ayan. Okay? So ngayon, solve naman natin yung slope natin. Slope natin at point C with respect to tangent at A is equals to the integral of M over EI multiplied by DX. Okay? From point A to point C. Ayan. So, dalawang area ulit. Para dito and para dito. So, kunin natin itong height na to. Sabi natin A. So, A over what? A over 2. Okay. Ah, sorry. From point, ano lang pala? From point A to C. Ito lang pala. So, hindi natin ito. Sorry. Ito pala. Ito. Ito, sabi natin A. Ito naman, B. Okay? So, this is A over what? A over 6. Okay? So, A over 6 is equals to 240 over 8. 240 over 8. Kaya yung ating A is equals to 180. Okay? Yung B naman, sa ating sisingit na lang. Okay? Sayang kasi itong space na ito eh. Ito na lang, dito na lang. And so, B over what? B over 4 meters is equals to 240 to over 6. So, ang B natin is equals to, okay, 160. Ayan. So, area 1 and area 2. So, for area 1, okay, yung ating theta 1 is equals to, area niya is, trapezoid, tama ba? So, 1 half of, okay, 240 plus A na 180 multiplied by base. Ang base natin is 2 meters. Okay? Then, syempre, multiplied by 1 over EI. Ang ating theta 1 is equals to 400 over EI. For area 2, theta 2 is equals to trapezoid then, ito, 1 half of what? 240 plus B na 160 multiplied by distance na 2 multiplied by 1 over EI. So, ang ating slope at C with respect to tangent at A is equals to 400, okay, minus, theta 2 pa pala tayo. Theta 2. Ang theta 2 natin is what? Sorry. Ang theta 2 pala natin is 400 over EI. Ang ating theta 1 is 420. Ibig sabihin, ang ating slope at C with respect to tangent at A is equals to 420 minus 400. So, convert natin kagad 1,000 raised to 3 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 360 times 10 raised to 6. So, this is what? Okay. This is 0.000278 radians. Ayan. So, ang ating theta C, ito, is equals to theta na 0.00139 minus yung ating slope at C with respect to A na 0.000278. Kaya yung ating slope at C is equals to 0.00112 radians. Ayan. So, siya rin yung sagot sa book. Okay? So, ito, pinakita ko sa inyo. Tinuro ko sa inyo yung another solution or kahit another figure pa. Pares pa rin yung ating makukuhang sagot. So, this is moment diagram. Ayan. So, di ba komplikado? So, talaga, komplikado talaga moment area theorem. As long as hindi mo naintindihan yung dalawang theorem natin sa slope and theorem natin sa vertical deviation. So, dapat, nauunawaan nyo yung dalawang theorem na yon. Tapos, saka nyo, i-apply yung
mga limits natin. So, dapat naintindihan nyo rin yung mga limits. Okay? So, ito yung ating problem number 4.